Magandang araw! Handa ka na ba sa ating aralin sa araw na ito? Halika, gawin natin kapaki-pakinabang ang araw na ito sa tulong ng ating aralin na ating matutuhan ngayon. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang nasusuri ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Isang bagong pamahalaan ang itinatag ng mga Hapones sa panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. Itinalaga si Jose Vargas bilang tagapangulo ng Philippine Executive Commission. Sa bisa ng Executive Order bilang 109, itinatag ang kapisanan sa paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibap, ang tanging partidong politikal na pinahihintulutan ng mga Hapones sa Pilipinas. Hinirang si Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Bagong Republika ng Pilipinas. Tinaguri ang puppet government ang pamahalaan noong panahon ng mga Hapones dahil walang kapangyarihan ang mga pinuno nito na magpatupad ng mga programa at gumawa ng sarili nilang pagpapasya. Bagkus ay naging sunod-sunuran ito sa kagustuhan ng mga Hapones. Mga kadahilanan kung bakit lumaganap ang kahirapan sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Pagtigil ng mga manggagawa at magsasaka sa pagtatrabaho sa takot na maging biktima ng pagmamalupit ng mga Hapones at pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil na rin sa kakulangan ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa Pilipinas. Sa pinitang ipinatanim ang mga bulak dahil kailangan ito ng mga Hapones sa paggawa ng dinamita. Nagpalabas ng salapi ang mga Hapones. Tinawag itong Mickey Mouse Money dahil sa kakulangan ng mahahalagang impormasyon sa disenyo nito. Tinawag din itong gurami o maliliit na isda na kahit madami ang bilang, ito'y walang halaga o apa dahil parang mahina o marupok. Sinupil ng mga Hapones ang kalayaan ng mga Pilipino. Nagpatupad ng paghihigpit sa mga pahayagan at inalis mula sa mga batayang aklat na ginamit sa mga paaralan ang anumang patungkol sa kulturang Amerikano. Nagpatupad ng mga patakarang ibalik ang pagiging Asyano ng mga Pilipino na pinaniniwalaan nilang nawala dahil sa pananakop ng mga kanluranin. Itinuro nila ang wikang Nipongo. Nagpalabas sila ng mga dokumentaryo tulad ng Song of the Orient at The Dawn of Freedom tungkol sa pagwawagi ng mga Hapones sa Bataan at Corregidor. Pinatutugtog din nila ang awit sa paglikha ng Bagong Pilipinas kapalit ng lupang hinirang sa mga opisyal na gawain at pagtitipon. Ayon sa salaysay ng mga nabuhay noong panahon ng mga Hapones, nabalot ng takot at lagim ang Pilipinas noon. Labis na kinatakutan ang malupit at buktot na pamamaraan ng mga kempetay o polis militar ng Japan sa mga Pilipino. Sa Port Santiago karaniwang isinasagawa ang pagpaparusa o pagpapahirap, maaari din para sa pagkuha ng impormasyon sa mga Pilipinong pinaghihinalaang mga gerilya. Ilan sa mga paraan nito ay pinugutan, tinubig, kinulata at binilad. Naging laganap ang pang-aabuso sa kababaihan sa panahon ng okupasyong Hapones. Upang pigilin ang anumang tangka sa pag-aalsa o paglaban sa Japan, nagbayad ang mga Hapones ng ilang Pilipino para mag-espiya para sa kanila. Tinawag ang mga espiyang Pilipino na buslo. Pinakamalaki sa mga suliraning tinugunan ng pamahalaan ang malaking kakulangan sa pagkain.
Hinikayat ang mga mamamayan na magtanim sa mga bakanting lote, bangketa at maging sa mga plaza. Itinatag ang Bigasang Bayan o BIBA at ang National Distribution Corporation o NADISCO para mga siwa sa pagpapatupad ng mga programa sa paglutas sa suliranin sa pagkain. Ano ang ipinapatupad ng Bigasang Bayan o BIBA? Ang BIBA ang nagsasaayos sa distribusyon ng kakaunting imbak na bigas. Ito rin ang bumibili ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa mga magsasaka sa lalawigan para maipagbili ng mura sa mga tao sa mga lungsod lalo na sa Maynila. Ano naman ang gawain ng National Distribution Corporation o NADISCO? Ang NADISCO ang itinalagang mamahala sa pamamahagi, hindi lamang ng bigasan kundi iba pang pang-araw-araw na pangangailangan sa buong bansa. Kabilang sa pinangangasiwaan ng NADISCO ang distribusyon ng mga pangunahing bilihin tulad ng asin, mantika, asukal, sabon at iba pa. Ang hangarin ng mga Hapones na gamitin ang edukasyon upang burahin ang kaisipang maka-Amerikano o makakanlurani ng mga Pilipino ay di sinasadyang nagkaroon ng mabuting epekto sa ating pagkabansa. Sa larangan ng musika, binigyang tuon naman ang mga awiting may makabayang tema. Nangunguna sa mga kompositor sa pagpapalaganap ng makabayang musika si Felipe Padilla de Leon. Ang dulaan o tsatro ay hindi rin nagpahuli. Nasa wikang pambansa o ibang katutubong wika ang ginagamit sa inilulunsad na mga magagarbong stage show. Ang mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa Pilipinas ay nagresulta ng pagbabagong pampolitika, pang-ekonomiya, pangkultura at panlipunan ng bansang Pilipinas. Naunawaan mo ba ang ating tinalakay sa araw na ito? Halika, subukan mong gawin at sagutin ang mga pagsasanay na aking inihanda para sa iyo. Siguradong kayang-kaya mo ito. Ikaw pa! Sabihin kung ang pangungusap na ipinapahayag ay tama at mali kung hindi. Marami ang nawala ng trabaho dahil ipinasara at ipinatigil ng mga Hapones ang sinihan at mga pahayagan. Tama o mali? Ang sagot ay tama! Nagmistulang laruang salapi ang Mickey Mouse Money. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Nakaranas ng war economy ang bansa dahil sa kakulangan sa pera. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Karamihan sa mga Pilipino ay pumasok sa negosyong buy and sell upang kumita. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Dumanas ang mga mamamayang Pilipino ng kaginhawaan sa panahon ng mga Hapones. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Dahil na kaya mo ang unang pagsasanay, meron pa akong inihanda na isa pang pagsasanay. Sa bahaging ito, isusulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel o kwaderno. Basahin at sagutin ang mga tanong. Tandaan,
Ang patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa ating bansa ay lubhang napakalupit dahil nilalabag nito ang karapatang pantao ng mga mamamayan gaya ng pagpatay, pagpapahirap at pang-aalipin sa mga tao. Naging resulta ng kanilang pananakop sa ating bansa. Una, nagtayo ng isang puppet na pamahalaan. Ikalawa, lumaganap ang kagutuman sa bansa. Ikatlo, lumaganap ang pang-aabuso sa mga tao. Ikaapat, naglabas ng salaping papel na hindi pwedeng ipambili o gamitin. Ikalima, maraming Pilipino ang lumaban at umalib sa samahan para kalabanin ang mga Hapon. Hayan! Malapit mo nang matapos ang aralin. Subukin mong sagutin ang huling pagsasanay na aking inihanda para sa iyo. Ang pagsasanay na ito ang siyang susukat sa iyong kabuuang natutuhan sa araling ito. Alam kong kayang-kaya mo pa rin ito. Basahin at piliin ang titik ng tamang sagot. Binabati kita at matyaga mong natapos at nasagutan ang mga pagsasanay sa araling ito. Halika, subukin nating iwasto ang iyong mga sagot sa bahaging ito. Maaari kang sumangguni sa bahaging ito upang iwasto ang iyong mga sagot. O ano, nakakuha ka ba lahat ng tamang sagot? Napakadali lang ng ating aralin, kaya alam kong nasagutan mo ito ng tama. Kung ikaw naman ay nahirapan, huwag kang mag-alala. Maaari mong i-replay ang bidyong ito upang muling pag-aralan ang ating aralin. Maraming salamat! Hangad kong marami kang natutuhan sa ating aralin. Hanggang sa muli!